Ano naman bang pakulo to? Sino may pakulo nito? Yung mga matatandang kasama mo? Ha? Ganyan ba talaga ka kadesperado para paaminin ako? Hindi ito biro, Baldo. Totoo. Totoo ang sinasabi ko. Ako si Madam Ana. Nagbalik ako mula sa kabilang buhay para kausapin ka. Ayaw mong maniwala? Sige, patutunayan ko sa'yo. Hindi mo ba sinabi sa mga police o kahit kanino ang totoong dahilan kung bakit kita pinalabas sa kotse ko noong araw na pinatay mo ko? Bakit? Nahihiya kong malaman ng lahat kung bakit kita sinasante? Dahil ang baho mo. Ano yun? Baho? Ako po ata yun, ma'am. Get out of here. Baka mahawa pa ako sa angkit mo. Bahala ka sa buhay mo! Posible. Walang nakakaalam nun ah. Bukod sa ating dalawa, ako nga ito, Beto. Nagbalik ako para sa'yo. You're right. Sinabi mo na hindi na talaga mabubuo yung pamilya ko. I guess it's about time na magbuo na ako ng sarili kong pamilya. Tayo. Bagong pamilya. You've done everything for me, hon. Everything. Kaya gagawin ko naman lahat ngayon para sa iyo to ngayon. Bukas sa bukas din, I will announce that the company's up for sale. We can leave this country. Start a new life. Start all over again. Just you and me, Miranda. Just you and me. Balik ako para sa'yo, Baldo. Dahil hindi ako matahimik sa kabilang buhay. Dahil hindi pa nalalaman kung sino ang nagpapatay sa akin. Sino ang nagpapatay sa akin, Baldo? Sino? I was thinking, maybe we should migrate in the U.S. or Canada. Tapos, set up a new company there. Na may subcontractor from Hong Kong or maybe mainland China. What do you think? Ikaw bahala ka lang. I don't mind kung saan tayo pupunta. Basta kasama kayo. Isang bagay na lang, Baldo. Kailangan mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ko. Aminin mo sa mga pulis ang sinabi mo sa akin ngayon. Oo, aminin ko, aminin ko. At magbago ka na, Baldo. Dahil totoo ang piyano at hindi mo magugustuhan ang lugar na yun. Dahil hindi yun maganda. Out of your chest, Marana. Stomach in. Yes. Sir, si Miranda Ramirez ang nagutos sa akin para patayin si Ana Malalasta, sir. Inutusan lang ako. Sir! Kailangan ko lilipigit sa interrogation. Sir. Nagwawala si Baldomero Enriquez. Inaamin niyo na kung sino nag-utos na patayin si Ana Malalasta. This is nice. I'm sorry, Ana. I have to take this. Sure. Ma'am, emergency po ito. Si Baldo, ma'am. Kumanta na po. Umamin na siya na kayo ang mastermind sa pagpatay kay Ana Manalastas. Maya-maya lang, ma'am.
Nandiyan na ba yung mga pulis para ulihin kayo? Hello? Hello, ma'am? Sofia? Ano, nag-iimbento sila ng kwento para sirahin ako sa kumpanya ko? Please, ayoko mo ko lang. No! No, Miranda, hindi tayo tatakbo. That's a sign of guilt. At lalabas na may kasalanan ka. Hindi pwede. Haharapin natin to. No! No! We have to get out of here! Please, Mommy, please! Ayoko mo ko lang. Marang awa mo na. Umalis na tayo dito! Hello, anak? Hello, Tay. Tumawag po ako para sabihin sa inyo na papunta kami sa bahay ni na Bobby. May kasama po kami mga pulis. Mga pulis? Abay, bakit? Anong nangyari? Tay, si Balduho, umamin na siya. Si Miranda, yung asawa ni Bobby, siya daw po nagpapatay kay Madam Ana. Siya rin ang dahilan kung bakit ako kikidnapin ni Baldo. At siya rin ang may kasalan kung bakit namatay si Insan. Anong bihira to? Tay, tumawag lang po ako para sabihin sa inyo na huwag po kayong mag-alala. Kasama ko namin si Bart. O, sige, anak. Mag-iingat kayo, ha? Ano eh? Mga pulis! May search warrant kami para kay Bobby Ramirez at Miranda Ramirez. Men, halugutin pong bahay! Kwarto sa likod bahay! Ang dali lang po! Walang tao dyan! Sir! Sir Bart, ano po ba nangyayari? Si Kuya Bobby at si Miranda hinahanap. Wala sa itang, sir. Wala rin sa likod. Sir, natakasan tayo. Tay. Oh! Ano nangyari? Nahuli niyo ba sila? Hindi, Tay. Si Bobby tsaka si Miranda nakatakas. Pagdating namin dun sa bahay, wala na sila eh. Huwag kayong mag-alala. Pasasama at mahuhuli din sila. Tay, pasok po muna ako sa loob. Ah, sige, ako rin papasok mo. Ikaw, Ana. Sige, dito muna ako. Ipapahangin muna ako. Sige. Sorbetero? Sa gabi? Mukhang problemado ka, Ana. Oh, magpalamig ka muna. I knew it. Ikaw yan, taga-bantay. No thanks. Okay lang ako. Mood pa ice cream. Huwag kang mag-alala, anak. Walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Kung makatakas man sila sa'yo dito sa mundo, siguradong hindi sila makakalagpas na naghihintay sa kanila sa kabilang buhay. It's not about getting justice for my death, taga-bantay. The truth is, kung si Miranda nga ang killer ko, I think napatawad ko na siya. Alam mo, isa lang ibig sabihin niyan. Nagbabago ka na nga. Binabati kita, Ana. Handa ka nang iwanan ang mundong ito. Sa tatlong araw, simula ngayon. No! Not yet! Hindi pa ako pwede umalis hanggat hindi pa namin nahuhuli ang killer ko. Hindi naman sinasabi ko na gusto ko silang maparusahan. Pero delikado ang anak ko sa kanila. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwanan si Sofia ng ganito na lang. And besides,
Hindi pa kami nagkakaayos ng anak ko. Relax, Ana. Katulad na sinabi ko sa'yo, meron ka pang tatlong araw para ayusin ang lahat, para tapusin ang misyon mo. Tandaan mo, Ana, tatlong araw na lang. Paalam. Pinaghahanap ng mga kinauukulan ng mag-asawang Bobby at Miranda Ramirez, ang mga kasalukuyang nagmamay-ari ng The Toy Company. Si Miranda Ramirez ang itinuturong mastermind sa pagpatay ng dating toy company owner at founder na si Ana Managastas. At siya rin di umano ang utak sa tangkang pagtukot kay Sofia Delgado na tagapagmana ni Ana Managastas. Ito ang isiniwalat kahapon ni Baldomero Enriquez na siyang inutusan ni Ramirez para patayin si Managastas. Sa naturang insidente rin namatay ang isa sa mga kaibigan ni Delgado, si Bruce Lim, habang tinatangka nitong sagipin ang buhay ng batang ginamit na hostage ni Enriquez. Samantala, nagdadalamhati naman ngayon ang mga naulidang kaanak at kaibigan ni Bruce Lim na inilibing na kani-kanina lamang. Hustisya ang hinihingi nila ngayon para sa Yumao na tinatawag nilang bayani dahil sa pagsagip nito sa batang hinostage. Katarungan lamang po ang hinihingi namin para kay Bruce. Mabuti po siyang tao, matulungin. Sa katunayan, kaya po siya namatay dahil sa pagtulong sa isang kaibigan. Mamimiss po namin siya. Sana humakonsensya si Bobby tsaka si Miranda at sumugo na. Hindi yung mangyayari sa pinsang ko to eh, kundi dahil sa kanila. Nananawagan ako kay Kuya Bobby. Kung napapanood mo to, sumugo na kayo, Kuya. Don't make matters worse by evading the law. Harapin niyo dapat ang kaso ninyo para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Madam Ana at ni Bruce. I can't believe this is happening. Miranda, please. Please, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba nagpapatay kay Madam Ana? Miranda, please naman. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan. Sabihin mo gawa-gawa lang to ni Sofia na para makaganti lang sa akin. Promise, maniniwala ako sa'yo. Sabihin mo na sa akin kung ano ba talaga ang totoo. Miranda, ano ba? Ikaw ba nagpapatay kay Madam Ana? Oo! Ako nagpapatay sa kanya! Ana, paano mo nagawa yun? Nagpapatay ka ng tao? Oo, masamang tao si Madam! Pero para ipapatay mo siya? Hindi ko maintindihan. Bakit mo nagawa sa kanya yun? Sa'yo, Bobby. Honey, I did it for you. Because I love you so much. Hindi ko na kaya tiisin yung mga pang-aalpos na niya sa'yo. Hindi ko na kaya makita yung mga panlalait na sa'yo. Dahil pag nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. I love you so much. I just can't sit down and watch you get hurt. Bobby, please, patawarin mo ako. That's the only solution I could think of. Alam ko, pag nawala siya, magiging masaya ka. Dahil makukuha mo ang gusto mo. Ang dami kaya kong gawin para sa'yo. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Bobby, please. Please, matawarin mo ako. Hindi ko alam na aabot sa ganit mo pa ng tao mo na. Please. Please, understand. Bobby! Thank you.
yan lang kapatid mo at saka asawa mong palpak. But obviously, incompetence runs in the family. I'm so disappointed in you, Bobby. Pagod na ako! Sumasobra na siya! Alam pa kung ano nararamdaman ko ngayon, gusto kong gumanti sa kanya. The only way to do that is if I kill her. Di ba nakakilala kayo ni Jessica? Kanina? Yeah, si Jessica. Kanina. Oh, yeah, she's nice. May hingin sana akong tulong sa'yo eh. Ano yun? Make her fall in love with you. Hindi ko kayang pinapagawa mo. Why? Ang laki ng hinihingi mo sa akin, buhay ko! Bakit? Hindi ko mabinigay sa inyo buhay ko? How can you be president? I have here in my hand the deed of sale between me and Tricia Malalastas, ang nag-iisang anak at nagkapagmana ni Madam Panay. Ako na ang bagong presidente at CEO ng Toy Company. Goodbye, Jessica. Alam ko gagawin mong lahat para sa ambition mo, Kuya. I never thought you would sink this low. Ang kumpanyang ito ay iniwan ng isang magulang para sa kanyang anak. Pero dinako mo, Kuya. Ikaw ba rin pumatay ni Madam Ana? Oo! Ako rin pumatay sa kanya! Where are you, Bobby? Huwag mo akong iiwan, please. Hindi ko yan kaya. Hindi ko pa kaya rin, please. Bobby, nasan ka? Nabubuksan mo na sa talpon. Tay. Bart, ipulong naman si tatay. Gusto mo ang kape, Bart? May kape din sa loob. Kayo, gusto niyo ang kape? Sige po, tay. Oo. Adi ka muna, Bart. Tama to. Sige, Bart. Pasok ka muna. Mukhang kahit pa paano, okay na si Lola Kayang, ano, madam. Sana wag na lang niya masyadong dibdibin yung nangyari. Sophia, matibay si Lola Kayang. Tsaka alam niya na yun ang gusto ni Bruce para sa kanya. At kailangan niya rin maging matatag at maging matibay para kay Jopet. Ay, nga pala, si Jopet, kamusta na, di ba? Nakausap ko siya kanina. Oo, madami eh yun. Siyempre, galit na galit. Gustong gantihan yung mga gumawa nito kay Insan. Pero kahit pa paano, napaliwanagan ko naman na magkaiba yung katarungan sa pag-iigante. Tsaka, yun, naisip din niya na kailangan niya magpakatatag para kay Lola. Abuti naman, bata pa si Jopet. Malayo pa ang mararating niya. Sana hindi niya sayangin ang buhay niya sa pagganti. Bakit kaya ganun, madam, ano? Sa oras ng kalungkutan, tsaka yung pagsuko ka na sa sama ng loob, tumatatag ang isang tao pag alam niyang may nakaasa sa kanya. Ibig sabihin kasi nun, mas inuuna mo ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Pagmamahal ang tawag dun. Yan ang mga natutunan ko sa mga taong nakasama natin kasama sa misyon ko, katulad din nila Bruce. Sana mahuli na si Miranda, no? Para mabigyang hustisya yung nangyari kay Insan. Tsaka dun sa pagkamatay mo. May mga bagay akong natutunan pagkatapos kong malaman kung sino yung pumatay sa akin at kung bakit ako namatay. Medyo nalagay ko na nga sa perspective yung mga bagay na nangyari sa buhay ko. Alam mo, madam, ikaw lang ang taong kakilala ko na pwede magsabi ng ganyan. Yung napag-isipan niya ang buhay niya pagkatapos niyang mamatay. Paano naman kasi, ikaw lang naman yung taong kilala ko na nabuhay ulit pagkatapos mamatay. Alam mo, naisip ko ngayon lang. Lahat ng ito, nagsimula nung natapos yung buhay ko. Kinailangan talagang
Mamatay muna ako para ma-realize ko kung ano yung mga pagkakamali ko sa buhay ko. Para malaman ko kung ano yung mga dapat na pahalagahan ko. Para malaman ko kung sino yung mga taong dapat pagtuunan ko ng pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin noon, Sophia. Ikaw at ang mga mapagmahal na tao na nakasama ko sa halos isang daang araw ko dito. Sige, madam. Pasok na tayo. I think mas safe kung hindi muna kayo dito titira. Hanggat hindi pa nahuli si na Kuya Bobby at Miranda. Bart, saan naman kami titira? Wala naman kami ibang bahay. I can help you guys find an apartment. Or pwede ko kayong tulungan mag-set up sa hotel. Kahit saan, basta hindi na kayo mahanap. Bart has a point. Andres, Sophia. Siguro kailangan muna natin magtago habang hindi pa nahahanap sila Papi at si Miranda. Kasi nga, di ba, muntik ka nang makidnap ni Baldo? Siguro dapat magtago muna tayo. Yeah. Ano sa tingin mo, anak? Tayo hindi naman huyata tama na mabubuhay tayo sa takot. Paano kung matagalan sila bago mahanap yung si Miranda? Paano yun? Titigil ang buhay natin? Tsaka isa pa, hindi ako natatakot sa kanila. Maganda nga yung magkaharap-harap na para matapos na ang lahat ng to. Sophia, mamamatay tao yung mga kalaban natin. Handa mo bang isugal yung buhay ng tatay mo at ang buhay mo laban sa kanila? Oh, yung detective na in charge sa kaso ni Baldo. Hello? Sir, anong development sa paghahanap kina Kuya Bobby at Miranda? Ah, okay. Wala pa. What? Kailangan niyo ako pumunta sa police headquarters for additional information. Yeah, sige. I can go there. Walang problema. Mga 30 minutes? Okay. Tsaka, sir, nandito kasi ako ngayon sa bahay nila Sofia Delgado. Magre-request sana kami niya sa police unit para magbantay sa kanila. Okay. Sige. Salamat. Magpapadala daw sila ng police dito para magbantay sa inyo. Bart, hindi yata kailangan ng ganun. Tama si Bart, anak. Mas mapapanatag kalooban ko pag may magmamatay ng pulis sa atin. Isa pa, pag-isipan mo rin yung alok ni Bart na ihanap tayo ng ibang matitiran habang hindi pa nahuhuli si Miranda. Sige po, tay. Pag-iisipan ko po. Salamat ulit, Bart. Sa may gumagalang killer na tayong target? Bukod doon, oo. Mas malalim kaysa dati ang iniisip mo ngayon. May tatlong araw na lang akong natitira, Andres. Tatlong araw na lang tatawagin na ako ni Tagapantay. At nag-aalala ka na hindi ka pa napatawad ni Sophia sa panahon na yun. Hindi. Hindi yun ang inaalala ko, Andres. Si Sophia ang inaalala ko. Paano kung makalipas na yung tatlong araw tapos hindi pa rin nahuhuli si Miranda? Ibig sabihin, iiwanan kong anak ko na nasa panganib. Hindi ko kaya yun, Andres. Hindi ako pwedeng umalis na alam kong delikado ang lagay ng anak ko. Hindi ako pwedeng umalis na hindi pa nahuhuli sina Bobby. Ah!
Mami. Nakasalanan ko rin ito eh. It's also my fault. I was the one who pushed you into doing those things. Kundi ako naging greedy at naging ambitious. Hindi mangyayari ito. I'm really, really sorry, Miranda. Ang importante ngayon, itama natin ang mga pagkakamali natin, Miranda. Miranda.